Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na dapat Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala, ang Kanyang pag-iingat sa ating kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral may kinalaman sa Banal na Espiritu. Nalaman natin ang Banal na Espiritu ay gumagawa maging sa panahon ng ating creation na binabanggit sa Banal na Kasulatan. Sinasabi ng Biblia, kaibigan, sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26 at 27, ganito ang ating mabasa. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Versikulo 27. Kaya't tinalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, sila'y nilalang ng ating Panginoon. Kaibigan, binabanggit ng ating Biblia na ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos, sa wangis ng ating Panginoon. Maging sa ating pisikal, sa ating isipan, sa ating karakter, tayo ay nilikha sa wangis ng ating Panginoon. Subalit ang tao ay nasubok na sinasabi ng ating Panginoon, huwag silang kakain, tiipuin man yung bunga ng punong kahoy na pinagbawal ng Panginoon sa kanila. Na sinabi ng ating Panginoon, sa oras na inyong kainin, madidilat ang inyong mga mata at kayo ay mamatay. Subalit ang kaaway ay tuso. Nagpakita siya sa anyo ng isang ahas. Nanupat kanyang tinukso ang ating mga unang magulang. Sila'y natukso. Sila'y sumuway sa sinasabi ng ating Panginoon. Mula noong ang tao'y nagkasala, ang tao ngayon ay nagkaroon na ng kamatayan. Bagamat sinasabi ng ating Biblia si Noe ay nabuhay siya ng 950, si Noe namatay. Bagamat si Adan nabuhay siya ng 930, si Adan ay namatay din. Gayun din si Matusalem, nabuhay siya ng 969, gayunpaman siya ay namatay. Simula ng tao ay nagkasala, siya ay napahiwalay sa Diyos. Ang kanyang ugali ay hindi nakatulad ng Diyos. Ang kanyang karakter ay nabahiran ng ibang karakter, ibang ugali. Nanupat tanong tayo ay sumama sa pagsuway ni Satanas sa kanya. Kaibigan, ang ating ugali ngayon ay katulad ng kaaway ng ating Panginoon. Subalit mahal ng Diyos ang tao. Papaano ang tao ay makabalik sa landas ng katwiran? Ang ating Panginoon ay napunta sa mundong ito. Kanyang ipinakita kung papaano mabuhay ng masaya, ng maligaya, ng karapat-dapat sa harap ng Diyos Ama. At ang sabi ng ating Panginoon, napakahalaga, kaibigan, ang sinasabi sa Ebanghelyo na sulat ni John the Beloved. Ang wika sa chapter 15, verse 5, ang wika ng Biblia ay ganito. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kaibigan, hindi problema ng sanga kung siya ay magbubunga o hindi. Kung siya ay nakakonek sa puno, walang iba kundi ang ating Panginoon. Nanupat ang tao ay dapat manumbalik sa Diyos. Ipinakita ng ating Panginoon kung paano mabuhay sa mundong ito na maging karapat-dapat sa harap ng Ama. Simpleng pamumuhay ang ipinakita ng ating Panginoon. Na kinakailangan tanggapin siya na tagapagligtas, na kinakailangan tayo sumunod sa Kanya, kaibigan. Kapag tayo sumunod sa ating Panginoon, hindi natin suliranin na tayo ay hindi magkakaroon ng bunga, kundi pa naman, magbubunga tayo ng kabanalan
nang katulad ng karakter ng ating Panginoon at tayo magbubunga ng bunga na karapat-dapat sa ating Panginoon. Kaibigan, merong sinasabi ang banal na kasulatan sa karanasan ni Santo Moises. Ayon sa aklat ng Eksodo, Kapitulo 33, versikulo 18, itong karanasan ni Moises na lingkod ng ating Panginoon. Nanapat kanyang nakita ang maraming milagrong ginawa ng Panginoon. Nanapat nakita ni Moises kung paano ang tungkod niya ay naging tungkod ng Diyos. Kaibigan, sa magitan ng tungkod na iyon, sila ay nakadaan sa dagat na pula. Nakita nila na kung paano kapag kaumaga na ay merong mana pagkain ipinagkakalob ng Diyos sa tao. Nanapat ang manang ito'y nahuhulog araw-araw at araw ng Sabado ay wala sapagkat dapat silang magpahinga. Nakita ni Moses kung papaano yung mga sundalo ni Paraon ay nangamatay, nangalunod sa dagat na pula. Nanapat sinasabi ng Biblia, ang kanilang mga damit ay hindi na luma. Ang kanilang pangyapak ay hindi na luma, hindi na sira. Subalit, hindi sapat kay Moses na makita yung kababalaghan na ginawa ng ating Panginoon. Isang araw siya'y nanalangin sa ating Panginoon. Ganitong sabi niya, Kapitulo 33, versikulo 18, sinabi ni Moises, inihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Anong hiniling ngayon ni Moses sa ating Panginoon? Ipakita ang kanyang kaluwalhatian, ipakita sa kanya na kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Anong tugon ng ating Panginoon? Kaibigan, narito ang sinabi ng ating Panginoon. Versikulo 19 hanggang 23. Kanyang sinabi, aking paraanin ang lahat kong kabutihan sa harapan mo at aking ipapahayag ang aking pangalan ang Panginoon sa harapan mo. Ako'y magkakalob ng biyaya sa kaninumang aking ibig pagkalooban. Ako'y magpapakita ng lahat ng kaninumang aking ibig kahabagan. Hindi lang yung kaibigan ang pinangako ng ating Panginoon, ang wika, Moises, ipapakita ko sa iyo ang aking likuran. Hindi maaring makita mo ang aking mukha sapagkat mamamatay ka, ang sabi ng ating Panginoon. Moises, ilalagay kita sa isang biyak na bato. Gusto kong basahin, kaibigan. Ang wika sa versikulo 20, ngunit kanyang sinabi, hindi mo maaring makita ang aking mukha sapagkat hindi ako maaring makita ng tao at siya'y mabubuhay. At sinabi ng Panginoon, masdan mo may isang dako sa tabi ko at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng bato at samantalang ang aking kaluwalhatian ay dumaraan, aking ilalagay ka sa isang biyak na bato at ang wika, tatakpan ko ng aking kamay ang iyong mukha. At kapag ka ngayon ang wika ay dadaan na ako, aalisin ko ang aking kamay at makikita mo, Moises, ang aking likuran. Kaibigan, merong isang kasaysayan. Ang pangalan ng lalaki ay si John Blanchard. Siya ay isang sundalong Amerikano. Mahilig siyang magbasa ng mga aklat. Nandapat isang araw, kanyang pinuntahan ang National Library ng Bansang Amerika at siya ay naghanap ng mga librong para sa kanya na maganda basahin at kanyang nakita ang isang magandang aklat. Ang aklat na ito ay merong mga naka-underline, merong mga tanda, nanapat sa mga tandang yon, merong pang mga comments. At kanyang hinanap kung sino ang nagbigay ng aklat na yon. At nung kanyang nakita kung sino, ang pangalan nagbigay si Hollis Maynell. Nandun ang address. Ang ginawa ng lalaking ito, siya ay sumulat. Gustong makipagkaibigan, gustong makipag-penpal. At sa kanyang pagsulat, after 2 weeks, nagbalik ang sulat, ang wika. Ako ay mahilig ding magbasa ng mga aklat at nagpapahayag kang gusto mo makipagkaibigan sa akin, kaya ngayon ang wika, tinatanggap kitang bilang aking kaibigan.
So, sila ay naging magpenpal, nagsusulatan sila. Subalit pagkaraan ng ilang mga buwan, si John Blanchard ay nakadama ng ibang damdamin siya umiibig sa babae. Sumulat siya ang wika nga ng mga Tagalog, suntok sa buwan. Kanyang ipinahayag ang kanyang damdamin ng kanyang pag-ibig sa babaeng ito na si Hollis Maynell. At pagkaraan ngayon ng 2 linggo, ang babaeng ito ay sumulat din sa kanya. Nagpahayag din ang wika, ako din ay umiibig sa iyo. So ngayon hindi na magpenpal ang dalawa, kundi pa naman sila ngayon ay magkasintaan na. Subalit dumating ang gera, ang Second World War, at si John Blanchard ay pinadala sa Europa upang lumaban sa mga Germans. Subalit bagamat siya ay nakikipaglaban ng kanyang isipan, ng kanyang puso ay nandun sa babae. Subalit pagkaraan ng gera sa Europa, siya ay umuwi sa Amerika. Sumulat siyang wika, pwede ba tayong magkita? Kung ikay makikipagkita sa akin, ang aking suot ay suot ng isang sundalong Amerikano, sabihin mo sa akin anong kasuotan mo, anong oras, anong petsa, saan. At pagkaraan minamahal ng mga kaibigan na nanonood, ng ilang mga linggo, nakatanggap ngayon ng sagot si John Blanchard sa babayang wika, magkikita tayo sa ganong petsa, istasyon ng tren, 9 o'clock in the morning. At ang aking suot, ang wika ay suot ng isang babaeng nakaputi na blouse at merong red rose sa kanyang harapan. At gayon din siya, ako ay nakasombrero, ang wika. So noong dumating na ang nasabing petsa, ang usapan nila ay 9 o'clock in the morning. Subalit 7 o'clock pa nandun na si John Blanchard sapagkat sabik na sabik siyang makita niya ang kanyang minamahal. Ang bawat tren na dumaan ay kanyang tinitingnan kung nandun na nga ang kanyang minamahal. Subalit 2 minutes before 9 ay merong tren na papalapit sa kanya at pagkatapos ngayon mismo ang tren na ito ay uminto sa kanyang harapan at nagbukas sa kanyang harapan yung pinto ng tren. Tinitingnan yung mga paserong dumadaan, lumalabas. Nakita niya ang isang babaeng nakaputing blouse, nakasombrero, pero walang red rose. Sabi niya, bagamat napakaganda ng babaeng iyon, sabi niya, baka hindi ito. Subalit sa likod ng babaeng na napakaganda, meron ding isang babaeng napakataba, nakaputing damit, puting blouse, nakasombrero, at merong red rose. Nung nakita niya ang babaeng matabang ito, ang wika, naglakas ng loob, Miss, are you Hollis Maynell? O ang sabi ng babaeng ito, no, I am not, hindi ako. Ay, salamat, ang sabi niya. Pero nakita mo ba yung babaeng napakaganda sa aking harapan? Nakasombrero at nakaputing blouse, siya si Hollis Maynell. Naritong wika ang bulaklak, tanggapin mo. At ika'y inaantay sa restaurant, magmadali ka. Para kung nakita kaibigan si Moses, sabik na sabik na makita niya ang Panginoon, ang kanyang pinaglilingkuran. At noong ngayong si Moses, ang wika ng Biblia, ay nagpakita sa kanya ang ating Panginoon, ang wika ng Biblia. Sa Kapitulo 34, versikulo 5, hanggang 6 at 7. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at ipinahayag ang pangalan ng Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag. Ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpaalala, hindi magalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, at ang wika pa niya, nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Noong nagpakita ang ating Panginoon sa kanya, ang kanyang kalwalhatian,
ang nakita ngayon ni Moses ang karakter ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay mapagbigay kaloob sa kanyang mga anak. Ang Diyos ang wika ay nagpapatawad. At nung si Moses ay bumaba sa kampamento ng bansang Israel, versikulo 29 ng gayding aklat, Eksodo, nang bumaba si Moses sa bundok ng Sinai, nadala ang dalawang tapyas na bato ng patotoo sa kamay niya. Habang bumaba, siya ay nakita ng mga Israelita ang balat ni Moses ay nagliliwanag. Sabi nga ng Biblia, ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag dahil sa pag-usap niya sa Diyos. Kaibigan, bakit nagliliwanag ang mukha ni Moses? Siya nagkaroon ng karanasan sa Diyos. Gayon din, kaibigan, ang isang taong may karanasan sa Diyos. Kaibigan, ang karakter ng Diyos ay makita sa kanya. Kaya nga gusto ng ating Panginoon yung karakter niya ay babalik sa atin nung tayo ay nakipagkasundo kay Satanas at tayo nakipag-away sa Diyos, nawala ang karakter ng Diyos sa tao. Subalit sa ating ngayong pagtanggap na muli sa ating Panginoon, yung karakter na yon ay mapapasa atin. Nang ating Diyos ang wika ay merciful God, mapagpatawad. Kung ikaw ay dating hindi mapagpatawad, ang pagpapatawad ngayon ay nasa iyong puso, kaibigan. Kaya nung nakita ngayon ang mukha ni Moses, nagliliwanag. At alam mo ba, kaibigan, ang bunga ng Espiritu ay ang wika ay ganito. Sa aklat ng Galacia kapitulo 5, versikulo 22 at 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Bakit, kaibigan? Ang karakter ng Diyos ay dapat makita sa atin. Kapag si Kristo ay iyong tinanggap na iyong tagapagligtas, kaibigan, ang karakter na ito ay makikita sa atin. Kaibigan, tanggapin mo si Kristo na iyong Panginoon ng iyong buhay at ang karakter ng Diyos ay makikita sa iyo. Huling talata na gusto kong basahin, kaibigan, ano ang kalooban ng ating Diyos? Ayon sa 2 Korinto kapitulo 3, versikulo 18, at tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na makikita ang kalwalhatian ng Panginoon gaya ng sa isang salamin ay nababago sa ganung larawan mula sa kalwalhatian tungo sa kalwalhatian sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Kaibigan, makikita sa iyo ang bunga ng Espiritu na kapag ka tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas. Tayo'y manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa amin na kapag ka aming tinanggap si Kristo na aming tagapagligtas, ang bunga ng Espiritu makikita sa amin. Mahayag nawa sa amin ang kanyang kalwalhatian sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig sapagkat ang Hope Channel ay nagbibigay ng panibagong karanasan, panibagong pag-asa sa buhay ng isang mananampalataya. Maraming salamat, kaibigan, na tayo ay muling nagkasama sa magitan ng programa ng Hope Channel. Pagpalain kanawa ng ating Panginoon.